dat de vriesjes niet die de naai, en van een hond, hoe dat zag je dat in een goede story, die toch wel voor de second time, alam nyo ang nangyayari habang dinakit ng Panginoon doon at tatalog siya, sumusunod siya, nakaipon siya doon sa mga tao, sinabi ng maid sa kanya, una, di ba ikaw ay isang Galilea? Di ba kasama ka ng Kristo na yan? So dininay niya tatlong beses na karoon ng opportunity sana si Peter to, you know, to who can he tell his people, yes, I am one of his disciples. And yet, nakita natin na hindi nangyari po yun in spite sa kanyang pangako. Anong matutuhan natin? Number one, right without contemplating its consequences. Pag ang pride ay dumating sa iyo na hindi mo kinocontemplate ang consequences nito, bago tayo magsalita, bago tayo magdeklara ng mga bagay, mga kapatid, alalahanin natin na pag ito ay sa pamamagitan ng garbo, sa pamamagitan ng pride, at hindi natin iniisip na mayroong consequences, babagsak tayo. Why? Because the Bible says pride coming before a fall. Amen. At naunang garbo ng tao, kaya mo yan, pastor. Sa Panginoon.
pagkatapos isang linggo lang, wala na kasapag nilito. Number two, second reason why Peter failed, promises without counting the cost. Promises without counting the cost. Pag nangako tayo, there is a cost to pay. Mayroong kamihira, mayroong mga tinatawag na mga bagay na matetest ang mga promisa mo. Huwag kang mangako na napatako ng palagi. Huwag kang pupunta sa altar at sasabihin, Panginoon, ribayan na ko. Mula ngayon, hindi na ako magbabakslay. Mula ngayon, talagang gawin ko lang na hindi masama na mangako ka. But be sure na pag nangako tayo, we must have the cost. Amen. That's what to pray. Time management, indisiplina mo ang sarili mo, indisiplina mo ang pamilya mo, indisiplina mo ang lahat ng mga bagay na ganating na hanggang kaya mo, palagat ang cost kayo because you are perished before God. Amen. At minsan nangangako lang tayo without counting the cost. At ito ang nangyari kay Peter. He doesn't realize na he has to pay the cost of standing for God whenever time will come na siya i-persecute ng mga tao, time will come na habang nagsusunod siya, hindi na inisip yung mga bagay na yun na kailangan siya tumayo in spite sa fear of men dahil ang mga tao na yun ay talagang against na kay Kristo and they belong to the minority. Hindi niya tinignan ang mga bagay na yun. Promisa na ng promisa, pero bakit natumba siya? Because he did not count the cross. Alalahanin natin, when we take a stand for God, we are going to pay the cost. Amen. The cost of being persecuted, the cost of being attacked by people, the cost of being mocked by people, the cost of losing our support, the cost of losing our friends. Those are the cost that we are going to pay. But thanks be to God, God will never leave you nor forsake you. Amen. Hindi kanya pababayaan. Ikaw pa lang yung nagtanong sa kanya, wala ka sa prisuhan, bak sa kamatayan. Ha? Ay, I am ready to go in the boat into prison and to death. Pero nung hinuli ng Panginoon, wala na. So, bantayan natin ang mga promisa natin. Again, walang masama. Baka nagsasabi kayo, ay, hindi na kailangan pala kung muna magpromisa. God wants us to make a commitment to serve Him. Amen. But we must balance it with the conviction that yes, I made this decision, I made this commitment to serve God. Alam ko may darating na mga trials mamayan, handa ko itong harapin, handa na rin mangyari, basta pangako ko sa Panginoon ay talagang gagawin ko and God will help you pagdating sa pagsubok na yan. Number three, performance without considering the cross. The third reason why Peter failed, because of his performance, performing something without considering the cross. Sa paglilingkod po sa Panginoon, in si parable, ang cross bearing. Amen. Pag missionary ka, by the way, na-announce mo lang sa church, have you asked the church to pray for you? Wala ka? Sasabihin ko na siguro para the church would start praying. Kaya nasabi ko na ito sa Manila na mag-pray sila sa iyo. Brother Dunoy and Sister Joby had accepted the full-time pastorate in Bulman City. Amen. Amen. Of course, September pa sila mag-full-time. They will be with us until August. Pero mula sa Mayo 2nd Sunday of May, dahil si Pastor Silanga ngayong linggo, nung nakarang linggo si Pastor Tingpa, Pastor Silanga ngayon, Pastor Daniel is coming the last Sunday of April, and then first Sunday of May, kailangan kong pang babalik doon at para maalam sa kanila na ganun na ang plano. And then after that, si Brother Dudoy na ang pupunta every Sunday. Siya na ang mag-minister doon, staff na kami apat.
para masanay niya ang mga member sa kanyang leadership at at least UGT na mag-UGT. Now, I am announcing this, not that I'm happy about losing them from the church. As you all know, kailangan natin ang tao dito, kailangan natin ang musician, kailangan natin ang kaagapay ko sa Sunday school, sa Bible school. Pero bakit ko pinayagan? Hindi ko na sila kailangan. Uulitin ko, kailangan natin kung kapano nang dilip ko pwede kong mag-over sa kanila. Pero I prepare the highest calling of God in their lives. Amen. So nung in-over ko, sabi ko, Doy, ikaw ngayon ang pinag-prepare ko, ikaw nandyan ang papa niya. At kung after the conference, nang nag-stay pa man ang father niya until Sunday, mandin naman umuwi. Kaya sinabi ko sa kanyang father dahil para at least alam ang father niya. At talagang positive din ang father. Oo nga. Sayang na napunta pa sa iba, plus na hamtong naman siya, nandiyan naman sila, kumplito na sila, nandiyan lahat. Bakit hindi? So sabi ko, tawagin natin na you'll be the witness. Pero hindi natin pipilitin. Alam natin na hindi tanggapin ang offer na 40 na para nabilitan lang. So, to make that long story short, nasabi din ni Brother Luloy na naghihintay ng ako pastor. I had the heart to go for mission, pero naghihintay lang ako na magbulak sa iyo. So, ang lahat ay nasabi natin, walang mga doubts, walang mga confusion, maliwanag pa sa araw ang pagtanggap. Amen. And how I wish, no? Ako, gusto kong dagdagan ang mga men dito, pero mas gusto ko kung pinawag kayo ng Panginoon, madagdagan ang tribo na ito. You know why? The most endangered species of the Baptist circle ay ang Anabaptist. Amen. Tayo ang pinaka-endangered species, pinakagamay ang ating misyonary, na nawawala pa, naaatake pa, kung kumukundi ng kumukundi, the most endangered species sa Anabaptist, as a Baptist ay ang Anabaptist. Why? Pinaka-attack tayo ng kaaway because of our stand, pinaka-attake ng diablo ang ating mga men because sa ating kausa na itayo ang bandira ng Baptist. That's why ganito ang nangyayari sa ating sentulo sa Anabaptist. That hindi ako nawala ng pag-asa, God can still raise up our church. Very soon. So, pag-pray natin, huling niya yan, at sana marami pa ang tatawagin para nadami ang Anabaptist. Amen. Para ang tribo natin nadami. God will provide the need. Amen. Minsan ang pinoproblema natin ang pera. Huwag natin problemahin ang pera. Problemahin natin ang kulit ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magpadala. God sends you to a mission work. He will not fail you nor forsake you. He will support you. Amen. Amen. At wala duda, ang Panginoon ang magsusustina sa mag-asawa na ito. And I hate to lose them, but again, highest calling ang ating tinitignan. So it's time to pray who will take the role of Brother Dudo after September. Who will take the role of Sister Judy after September. Pag na-assign na sila doon, dalawa ang dinadala nila, Church of School. Sister Judy is our OIC sa kindergarten, and pianist. Isa sa pinaka-importante na role sa simba ng pianista. At pag mawala ka ng pianista, I do not know what will happen. But with the faith in God, nagalitin sila ng lubusan. Kasi gusto ko ang excellence. Hindi ko gusto na habang buhay, ganito na lang sila.